Ito nga ang sinabi ni Jordan Clarkson after the game nang mapanood niya na nga ang ginawa sa kanya ng isang Blazers player. Pero bago natin yan pag-usapan, ito nga munang si Anthony Davis. Na mga idol, may history nga na namang ginawa si AD matapos nga nilang talunin ang Milwaukee Bucks. Tandaan nyo ba mga idol, nung nabanggit ko nga sa inyo ng laban nila sa Phoenix Suns na abangan natin baka may gawing matinding history pa itong si AD. Well, after ng ilang games nila ay meron nga na naman dahil siya nga mga idol the first to do it in 50 years. Kasama na nga siya sa listahan neto ni Wilt Chamberlain at pati na rin Kareem Abdul-Jabbar. Mga idol, tatlong player lamang in NBA history ang gumawa nga ng 25 points and 12 rebounds on 50% field goal percentage sa walong game na magkakasunod. Si Wilt, si Kareem at si AD lamang. So grabing historic season ang pinapakita sa atin ni Anthony Davis at sa kanyang team na Lakers. Kaya naman 7-2 sila sa kanilang last 9 games. Para bang isa ng top team sa Western Conference itong Lakers, salamat kay Anthony Davis. So kung mapagpapatuloy niya ito, for sure ay aangat at aangat din ito sa MVP conversation. Tapos dagdagan pa ng mga consecutive wins ng Lakers, ay huwag na rin siguro tayong magulat kung itong si AD ay maging top MVP candidate this season. Anyways nga mga idol, punta natin itong ating next balita na isa pa rin napakalupet na statistics. This time kay Stephen Curry. Dahil alam nyo ba, siya nga ay pang number 101 pagdating sa 4th quarter minutes. Pero pang number 1 nga siya in 4th quarter points. Meaning napaka-efficient na ito ni Steph pagdating sa 4th quarter. Pagdating sa winning time. Ang kanyang true shooting ay 66%. Miscore nga itong si Stephen Curry ng 158 points in 128 minutes. Samantalang ang pumapangalawa sa kanya na si Jason Tatum ay miscore ng 151 points kaso 171 minutes. So talaga namang nakakabaliw na statistics nga ito. Very unreal nga daw ayon sa mga Amerikanong NBA fans. At talaga namang makapag-agree tayo dyan, unreal stats para kay Stephen Curry. Kaya nga't isa rin siya sa mga MVP candidate this season. Panghuling balita natin, pag-usapan na natin ito ngang mensahe ni JC dito nga sa player ng Blazers na parang nanakit nga sa kanya. Well, yan lang naman ay ang kanilang rookie na si Jabari Walker dahil sinapul or nasa pool nga itong si Jordan Clarkson sa kanyang ang braso na nagresulta nga sa awkward landing niya. At alam niyo mga idol, walang tawag ito mula sa mga referee at talagang hindi nila ito tinawagan. Kaya naman sa social media na lang itong si Jordan Clarkson nagsalita at nagbigay ng mensahe. Caption niya, 2-game suspension nga daw ang ibigay dito sa rookie ng Blazers na si Jabari Walker. Well, talaga namang it is a dangerous play at could lead to possible injuries. Buti na lang ay hindi nga nasaktan itong si JC at nakabangon din. Pero kung kayo ang tatanungin, ano ba ang dapat na gawin dito nga sa Blazers rookie? Agree ba kayo kay JC na suspension or bigyan nga lang ng fine? Komento nyo lamang yan sa ating comment section.